number po na meron po yung mga previous na learners po or the from the previous school year po. So the last name, first name, middle name, and the extension name. So date of birth, age, sex, belonging to the indigenous people community or indigenous cultural community, yes or no? If yes, what IP community po siya nabibilang? Yung mother tongue niya po, the religion, if available po yung email address, kung may email address po yung bata. And for the right side po, yung poor learners with special educational need. The question is, does the learner have special educational needs? So physical, mental, social disability, medical condition. Okay. Giftedness among others po. If yes po, we just need to specify po yung kung ano po yung special educational needs ng learner. Then, do you have any assistive technology devices available at home? So, yun nga, if the learner is using Braille, screen reader, DAISY, others po. So, we need to specify po. Address, including the house number, the subdivision or village or zone, barangay, the city or municipality located, then province at the same time yung region. So, basically, that's the information of the learner. While parent and guardian or guardian information, the same parent po last like school year 2020-2021, the full name of the father, mother, and or the guardian. And in terms of the highest educational attainment, we just need to click one. So from no formal schooling up to the postgraduate or technical vocational. So same po from father, mother, or guardian. We need to also to input the contact number, cell phone or telephone or email address. Then yung C10 po natin, is your family a beneficiary of PORPIS? Yes or no? So basically, yun pa rin po yung question from the last year. While for the household capacity and access to distance learning, so ito po yung tinatanong po nito, how many of your household's members, including the enrollee, are studying in the school year 2021-2022? So we need to specify whether yun nga, yung iba ay nasa private or public or both public. So specify lang natin kung anong grade level po siya sa basic education. Then D2 is who among the household members can provide instructional support to the child's distance learning. So from parents or guardians up to the non or able to do independent learning. Ito pa rin po yung questions for D3, what devices are available at home that the learner can use for learning? Check all that applies. So pwede po tayo multiple answer po dito from cable TV hanggang others po na hindi po nabanggit sa choices. Then is there, for D4, is there an internet signal in your area? Yes or no? So sabi, if no po yung sinagot natin, we just need to proceed to D7. So if yes po, how do you connect to the internet? Choose all that applies. From own mobile data up to the none. Then D6, what distance learning or modalities do you prefer for your child? Choose all that applies. So usually ito yung isa sa pinaka-importante na data from online learning, television, radio, modular learning, combination of face-to-face with other modalities and others. So yan po yung pa rin yung question for the D6. And for the D7, what are the challenges that may affect your child's learning process through distance education? Choose all that applies. So kung wala po sa mga nabanggit, you can specify po dun sa others po kung yung mga tipo, yung affect your child's learning. So kung wala po dun sa mga options, from lack of available gadgets or equipment up to the distractions or the social media noise from community or neighbors. For letter E, limited face-to-face. So actually ito yung bago. In case limited face-to-face classes will be allowed, are you willing to allow your child or children to participate? We just answered yes or no po.
So in case po, so this is survey na kung saan sasabihin kung yes or no lang kung willing ba tayo i-allow yung child or yung children natin na mag-participate sa limited face-to-face. We just need to answer yes or no. So if the answer is no, please select only one major consideration or state specific reason. So ang mga choices po is fear of getting infected of coronavirus, helping in family business or working, limited or no available transportation from home to school and vice versa, existing illness or health related concerns, helping in household chores, then the presence of armed conflict in the area. So kung wala po dun sa mga nabanggit, we just specify po dito po sa other kung ano po yung main reason natin if nag-answer po tayo ng no. Then, the statement, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge and allow the Department of Education to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the LIS. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. So, signature over printed name of parent or guardian or and the date accomplished. So, usually po, hindi po na napipirman pag online po yung sinubmit. So, we'll just stay, by advisor can just state the name and the date of accomplished nung form na ito pag online naman po yung ginawang pag-encode for this. Then, and the advisor for the use of DepEd personnel only to be filled up by the class advisor, ipipila po natin yung date of official enrollment po natin. So month, day, and year. And the grade level, and kung grade 12 naman siya for senior high school, we need to input the track kung saan po nabibilang, if it is academic, TBL, sports and art design, or date of confirmation of enrollment or started participation in any learning activities after September 12. So in sa public school kasi yung official enrollment natin is September 13 as stated by the president, then yung iba po namang private schools ay minsan mas maaga pong nag open, so depende po sa pag-open po ng mga ibang private schools po allowed by the regional directors and schools division superintendent. So basically po, yan po yung nilalaman pa rin po ng ating ating modified enrollment and survey form. Then, ano ko lang po yung, share ko lang po yung, ito ba? Ito lang po yung for my last slide. Previous and prospective advisors in the same school is expected to work together in facilitating submission of modified learner enrollment survey form. So first box, previous advisor contact former learners to facilitate the modified learner enrollment survey form submission, such as yung mga outgoing from kinder to grade 5, grade 7 to grade 9, at saka yung grade 11. Incoming kindergarten, grade 7 and 11, and other transferees shall coordinate and submit the modified learner enrollment survey form to the prospective school or the current school for the school year 2021-2022. Then the second box, the school enrollment focal person consolidate the modified learner enrollment survey form, prepare summary and distribute to prospective advisor. The prospective advisor to assess the completeness and the accuracy of the modified learner enrollment survey form. Then the last box, the LIS system administrator review completeness and accuracy of the modified learner enrollment survey form summary data and then encode to LIS quick count facility, then update summary data in a daily basis from August 13 to September 12, 2021. So I'll turn you over to the next speaker for the LIS quick count facility. Thank you very much.
All right. Thank you, Sir Ariel, for that detailed presentation. And again, we will have our open forum after all the presentations. So kung meron po tayo mga katanungan, you may type them in the chat box or raise them during the open forum. Now, moving on to the next part of the program, we will now discuss the LIS Quick Count facility, particularly its access or navigation, the encoding or updating, and its brief demonstration. Let us now call Mr. Deo Gracias B. Janito from MSD. Sir Deo, you may now have the floor. Thank you very much, and good morning to everyone, especially to our SGOD chiefs, our planning officers, and all the participants in this enrollment guidelines orientation for school year 2021-2022. So modified LESF, eh, meron po tayong facility na ginagagamitin, no? Unlike previous school year, eh, talagang nag-abul tayo using our itong ating Google form, no? Pero with this, siguro mapapabilis at mapapabawas tayo ng konting hassle, no? At magkakaroon din tayo ng mga dashboards, summary dashboards for division, region, and central office. So I will give you a quick demo on how the encoding will proceed, no, using the LESF quick count. Sir Marion, please, paki-share yung slide natin. Sir, may naka-share po si... Ay, dapat i-out muna, Ma'am Joan. Yes, sir. Deo, ngayon po, wala na po yung presentation. You may try to share the screen. Okay, thank you. Thank you po. Meron na po, meron po nakikita ngayon dito na... Ah, sige po, sige po. Please proceed. So may mga changes po na ginawa dito sa ating gagamiting facility for learner enrollment survey form, no. Sabi nga ni Sir Ariel kanina during his talk, no, at may mga modified, no, may mga modification na inapply sa ating LESF. Pwede mo i-post, Sir Marion. Meron mga reminders tayo na in-input, no, sa ating facility. Kasi to avoid nga yung inaccuracy in the encoding. Usually, pag nag-i-encode ka ng mabilis, usually mga nagkakamali tayo, no. Pero nilagyan lang namin ng mga simple data validation para to guide our end users din naman, no. So ito ay will serve as our quick count user guide, no. And this will, the demo will be disseminated to all our end users. Sige, please, Sir Marion. Important reminders, no? Ito po. Actually, naka-up na po ang ating LESF kung quick count natin. Naka-up na po yan sa school level, no? So, we can have access yan, no? Pero sa ngayon kasi, wala pa namang magpapadala pa tayo ng mga LESF form sa ating mga enrollees, no? So, ready na po yung ating facility. And this will be available until 12 of September. So meron tayong a month, no? One month encoding process, no? Ilalagay lang nila yung mga laman dyan. Hindi po ito learner-based, no? This is a summary per school, no? So parang mangyayari dyan kapag na-gather nila yung mga survey form, merong gagawa po sa atin sa school na i-consolidate po ito base sa hinihingi sa atin sa dashboard sa pakikita natin mamaya. So may mga summary tables po lang silang pipilapan doon using the consolidated data na coming from the learners, no. So until September 12 po ito naka-open, no. Ang facility po ay available sa lahat ng sectors, whether public, private, and SLUCs, no. So kung sabi na nga ang iba, may mga nare-receive na akong messages ng mga nakaraang araw, no, na yung mga public school daw ay mga private school ay nag-start na rin, no. But siguro pwede naman din sila mag-participate para diyan sa ating quick count data. Quick count naman po ito, no.
Only one answer is required, no? Just select one applicable combination if more than one condition is appropriate. So guided naman po kayo dito pag nagawa na kayo ng summary tables, no? Dati kasi per learner talaga ang kina-count natin, per learner, per data element. So ngayon, may mga combination table po lang na ginamit at guided naman po ito sa ating data entry page, no? Next, please. Next reminders po natin, no? Ito yung sinasabi kong validation process na ating in-apply, no? To avoid inaccuracy. Usually, nagkakamali nga sa pag-i-encode, no? So, may mga number lang po kami nilagay, not exceeding 5,000 ang number, no? Siguro, pag nakita na yung 5,000 na yan, i-revert po yan ng machine, no? So, to 5,000 pa rin, no? Kaya lang, dapat nakita ng end user na talagang kung mali yung numero, no? Since ang encoding naman is by grade level, no? And this is applicable from K to 12, no? So, grade level naman po ang total nito, kaya na-estimate namin na hindi siya lalagpas ng 5,000 per polo, per grade level. Next, please. Yan, sabi ko nga kanina, if value is more than 5,000, data will automatically revert to 5,000. Total columns will be automatically highlighted if not equal to other table. So sinicheck po yan, babalidate niya, oops, bakit iba yung total dito, iba yung total dito. So magkakaroon po tayo ng data validation at yan ay automatically highlighted. May kulay po yan or bold niya or what. At makikita yung discrepancies between data na in-encode sa tables. So magaguide yung ating end user and then they can easily check and update the data. Legends for each table are available for easy reference, no? So every table sa ating data entry page ay meron po tayong mga legends, no? Kasi mahaba po yung ating mga wordings, no, na ginamit, so nilagyan na lang po natin ito ng legends para mas maiksi yung table. And last important reminders is only school head and system admin can access the facility, no? So available lang siya, ang makaka-access lang ay yung ating mga school head account at yung ating system admin account. Then going back to the process, moving forward sa ating process, no? So siyempre magla-login po tayo, sa-sign in tayo sa ating account, no? Login, please. Proceed, Marion. Once login, click the LES Quick Count tab. Meron po tayong LES Quick Count, no? Ito po yung katabi ng ating early registration tab, no? So wag tayong magkakamali na na-click yung early registration. Iba po ilalabas diyan, no? So ito po yung katabi na LES Quick Count, no? Pag lumabas po yan, nandito po yung data entry page, no? Sunod-sunod na po ito from the beginning table, yung father, mother, and guardian, no? Educational attainment table, no? Nakalagay po dito, no? Marion, please, i-post mo lang siya muna. Nakalagay po dito, no? Only the highest attainment among the three shall be encoded in the table. So hindi po talaga ito katulad dati na raw data, ini-encode natin lahat, no? Dito po sa paggawa ng summary table in table C2, which is the guardian, mother, father, guardian, highest educational attainment table, talaga pong isa lang ang pipiliin at ilalagay dyan. So meaning to say, isang bata, isa lang po ang input niya. Kaya kung meron kang kinder na 100 enrollees, 100 po ang lalabas sa kinder side, no? So yan po. Yung sa ilalim naman po natin, i-up mo nga ka ng konti yung slide, Sir Marion. Pakita mo yung mula kinder sa taas. Up, yung sa grade 7 na kasi kagad yung naka-display natin. Baba mo ba? May ano mo ba? Anyway, ito po yung legend. Every tables, meron po tayong legend na naka-indicate sa ilalim, no? Kaya for example, yung code na HEA1, this is intended for no formal schooling. Pag mayroon sagot po na ganyan at wala na pong ibang sagot, no? Diyan po siya mai-consolidate sa
sa column na yan na HEA. So may mga sunod-sunod po yan na combination, no? Nakalagay na diyan kung ano-ano yung mga hinihinging datos, no? At yan naman po ay hindi naman siya gagamitin per learner, no? Actually, yung data na galing sa mga LESF document ay i-consolidate accordingly sa ganitong presentation ng table. Next step. This is intended for educational attainment. Ito naman po yung data on conditional cash transfer. Ang answer lang dyan ay yes or no. So ilan po yung nag-answer ng yes, ilan yung nag-answer ng no. In this particular case pala, kaya po grade 7 po ito, ang ginamit po naming integrated, yata ito, secondary school nung ginamit, no? So 7 to 12 yung nakikita natin. Pero pag elementary yan, starting kinder po yon, nakikita nyo po. Kinder grade 1, grade 2, grade 3, up to grade 6, no? So ito po yung data naman na ito is intended for conditional cash transfer beneficiaries. So ilan po yung nag-answer ng yes, ilan yung nag-answer ng no. Next step. Next table is table D, no? Number of learners in a household, including the enrollee studying in school year 22, 23, next school year. So meron na tayong makikitang numero dyan at maaga yung ating datos na makukuha at maipiprepare natin, no? So yan ay puro numero lamang din po, summary, school summary. Next table, please. D3 is intended for household members that can provide the instructional support, no? So kung mapapansin nyo, nandito po sa ilalim yung legends, no? Sa HM1, parent and guardian only lang ang nakapag-provide ng support, no? So andyan po yung mga combination sa ating mga legends, no? Ingat lang sa pag-fill out, no? Kasi pag-fill out doon sa summary table o kaya pag-encode sa ating enrollment, itong tinatawag na dashboard data entry, no? So nandyan po yung iba't ibang combination na sasagutan ng ating school, no? Next slide, please, Sir Marion. On table, this is D4, devices accessible at home that the learner can use for learning, no? So, siyempre, sabi nga kanina, multiple answer, ganyan-ganyan, no? Ito, meron tayong table dito at may mga legends ulit, no? Pag sinabi natin ang legend ay DA1, DA1 means television only. DA2 means television and cell phone. DA3, television, cell phone, and radio. So may mga combination po tayo answer, no? So dapat malagyan natin yan bawat required legend, no? Or data element, data requirement. Then next is a way to connect to internet, no? Meron ding combination na answer dyan. Kaya nilagay na rin po natin yung sa mga legend, no? IC1 meaning mobile data only, no? Accessible through mobile data only lang, no? IC2 mobile data and broadband. IC3 mobile data, broadband and computer shop. Pwede po punta sa computer shop, no? So yan po yung mga combination sa ating data requirement. Next please, Sir Marion. D7, type of distance learning modality, no? Ito yung nakaraan natin, ano? At ito ay hinimay na ulit at meron din tayong mga legends sa ilalim, may mga legends tayong nilagay, no? Pag DLM1 is online learning only, DLM2 online learning and television, so and so on and so forth, no? So meron na nga combination tayong gagawin sa pag-consolidate ng ating data. And then D8, challenges that may affect your child's learning process through distance education, no? Yung CH1, ang definition, ang equivalent natin diyan is lack of available gadgets / equipment only, no? So i-consolidate natin kung paano nag-response yung ating mga learners sa ating LESF.
Next table. And E, are you willing to allow your child to participate in limited face-to-face classes? So if yes, eh, talagang nasa yes lang po siyang column, no? Kapag no, sabi nga ni Sir Ariel kanina, may specific reason kang ilalagay diyan, no? So naka-disaggregate naman po siya. If yes, sa yes ka lang. So wala ka nang ilalagay na, na possible reason. Pero pag no, ay talagang lalagyan po siya ng reason, no? So may mga agent ulit diyan sa ibaba, no? MC1 stands for fear of getting infected of coronavirus. So na marami, meron po tayong anim o pitong anim na ano rito, challenges na ilalagay. Next, please. Then pag na-fill up na po lahat ng answer at wala naman po tayong naging issue, no? Wala naman naging problema, i-click lang po yung save button, no? Save button, no? At then at pag na-save na po 'yan, notification message will be saved once successfully submitted, no? So makikita niyo diyan, mayroon pong message na lalabas na in blue color na parang bar, no? LESF quick count data saved. Ngayon ang question, sir, paano kung may mga corrections kami, kung may mga updates kami? Pwede pong buksan ulit 'yan, i-update lang po ulit ang ating data and then isi-save lang po ulit, no? So hangga't hindi po nagko-close yung ating system by September 12, ay pwede po kayong mag-updates or mag-edit, no? Daily. So kung kailan hangga't open po ang ating facility. So wala pong restrictions until open ang facility, pwede po kayong mag-open and save, mag-update and save, no? So yan po yung ating facility for LESF, modified LESF for school year 2021-2022. And this is already available at the school level. Next, yung atin pong mga summary dashboard, no? Kung papansin ninyo, intayin po natin ito in 2 weeks time, no? While they are doing the data collection and encoding in the facility, no? Magkakaroon po tayo ng summary dashboard, no? And it will be available to all of us, no? Sa the division, sa region, at saka sa central office, no? Sabi ko nga in 2 weeks time, kasi in preparation para doon sa mga dashboards na ito, summary dashboards, while data collection is being ginagawa ng ating school, and in the same time is encoding sa facility, tamang-tama po ito at maging available sa atin para makagather na agad tayo ng data ng mga summaries natin per school, per division, per region, and central office summary. So again, thank you very much and good morning to everyone. All right, thank you po Sir Deo for providing the demonstration and comprehensive presentation. Salamat po. Now for the next part, we will now discuss the enrollment policy, including the eligibility guidelines and documentation requirement or transfer. Also, we will tackle the tracking system, its confirmation and decline aspect. So let us now call Sir Jonas Liche from the Office of the Director. Sir Jonas, you may now have the floor. Okay, salamat. Right. Magandang umaga po. Good morning to all and good morning sa ating mga PPRD chiefs, sa ating mga SDOD chiefs, sa planning officers na kasama natin at ganyan sa mga set. Okay. So my discussion for today is about yung enrollment mismo, no? So kanina na-discuss nila Ariel yung registration and then the facility. Now, we will discuss yung mga dati na nating policy na kinakailangan nating patuloy na i-impose this is coming school year. Now, simulan natin doon sa kinder, okay? Siguro marami na po nagtatanong sa inyo, no? Ano ba ang cut-off ng kinder? Okay, anong date? So, gagamitin nating reference pa rin dito, IDO 20-2018. So, dapat ay 5 years old siya, certain date. But again,
concerning our private school, di ba, marami silang mga kindergarten, 1, 2, 3, no, may ibang tawag. Okay, basta pag sinasabi natin kindergarten sa ating mga police regarding sa encoding sa system, sa LIS, laging sinasabi nito, yung kinder curriculum leading to grade 1. So kapag ka ang kinder curriculum ay hindi naman leading to grade 1, kundi leading to another level or layer in kinder, hindi ito yung pinag-uusapan natin kinder. Dapat yung kinder curriculum dito ay leading to grade 1. Now, about the cut-off age, hindi pa naman nare-revise itong DO 2018. So depende pa rin yan sa opening ng klase ng private school. So kung June sila nag-open, August 31, kung July sila nag-open ng klase, September 30, kung August sila nag-open, October 31. Kung mag-open sila ng September, kagaya natin, hindi yan November, no, October 31 pa din. No? So lahat, private school na mag-open ng August, October 31. And of course, public school, tayo, mag-open tayo ng September, October 31. Kung merong November 1, sabi, isang oras lang to, kinabukasan lang, baka po pwede na. Opo, yung system, hindi siya tatanggapin. Walang puso yung system. Talagang pag sinabi niyang cut-off, cut-off. So explain natin yan. So during distribution ng MLESF, and siguro sa early reg na ginawa natin the previous month, huwag natin dating bibigyan ng MLESF o ng survey form, enroller form. Yung alam na natin, ang enrollment, ang date of birth nila ay November 1. Wala nang false hope, di ba? Basta strict na tayo. Registration pa lang, dapat malinaw na sa kanila yon na ito talaga yung cut-off, October 31. So, kinder cut-off, yan. Ngayon, ito, pamilyar na tayong lahat. May mga nakaka-experience nito, no? Nagwo-work around doon sa policy ng DepEd or DepEd pagdating sa cut-off ng kinder. Ang gagawin nila, hindi mo tatanggap ng underage. Yan. Pagdating sa grade 1, doon nila i-enroll, di ba? Daming na biktima nitong magulang, no? Pero ang laking problema nito para sa mga planning officers natin, no? So to avoid that, impose natin yung rule on enrollment data management ng DO3. Every learner, so ibig sabihin lahat ng bata sa kinder, lahat ng bata sa other grade level dapat i-enroll na, at kung wala ang LRN ay bigyan. So walang magwe-waiting, walang magtatago ng underage nila sa loob ng isang taon, tapos pagdating ng grade 1 sa kanila i-enroll. Yung grade 1 ang grade 1 approval of LRN, ang baksak niyan ay sa planning office. Sir, ang dami niyong problema pag may mga nakakalusot na ganito, no? Itatago ng ilan lang naman to ng mga private school. Tapos pagdating ng grade 1, pero hindi yan nakakalusot sa inyo. Alam namin kung gaano kayo ka-faithful ang ating mga planning officer when it comes to policy implementing the DepEd or the 3 series of 2018. So ito pa rin ang gagawin natin sa enrollment natin for this coming school year. We also want to review some special cases na ma-encounter natin sa field when it comes enrollment. No, taon-taon naman to, di ba? Pero ulitin natin, no, kapag ka meron tayong enrollment transfer from Philippine school abroad, so may mga documentary requirements pa rin dyan. Siyempre, kung galing abroad, di ba, yung languages ng mga document, no, ipa-translate. Yan. Ngayon, anong grade level sila qualified? So nandun pa rin yung DO 26-1994 na reiterated sa DO 3-2018 na kapag opening ng klase o bago mag-start yung school year, dumating yung mga estudyante nito, transferring from abroad, school level assessment yan. So mag-uusap ang school committee kung anong kakayahan ng learner. Pagkatapos, kung kaya niya bang mag-adapt sa Philippine setup, education. So, pag-uusapan niya ng school level committee, and then gagawa sila ng decision and then ng assessment, papadala yan sa inyo sa mga sa planning officer for issuance of LRN. Okay, so huwag niyo na pong hahanapan ng iba pang document except doon sa permanent transcript of records. Ayan, kailangan yan. Tapos yung latest report card or kaya at saka itong assessment ng school. Kailangan to, no? Pero kapag ka ang learner ay papasok at the mid of the school year, let's say, nakatapos na yung second quarter, dumating itong learner, gusto niya, doon pa rin siya sa kanyang grade level na iniwan abroad, itutuloy niya rito sa Pilipinas, okay na, kailangan niya ng PEPT, Certificate of
rating. So, yun na yung mga requirements niya, permanent transcript of records, and then PAPT certificate of rating. So, pag itong kaso, hindi ito school level assessment, no? Bukwa ito ng PAPT certificate of rating. Okay, narinig din niya yung PAPT, no? Pero suspended, eh. Diba? Suspended ngayon yung PAPT. Hindi pa natin alam kung kailan mag-re-resume, no? Pero for sure, eh, pinag-aaralang may gaya ng department. Okay. So, non-DepEd accredited school. So, meron tayo niyan. So, PAPT yan, di po ba, no? Kapag galing sa non-accredited school. But because of the pandemic, hindi nga ngayon makapag-conduct ng PAPT or PBT, di ba? Because of the existing protocols. Okay, na kailangan natin ngayon na so, nag-issue ngayon ng Office of USECDAT and Office of USEC Mateo, through authorship of our Director Roger Masapol, na issue ng joint memorandum na wini-waive muna itong PAPT requirement para doon sa mga currently enrolled. No? Currently enrolled. Ito ay naging norm natin noong nakaraang school year. So we will wait for ano na ba ang norm for this school year given na wala pa rin naman tayong activity for the PAPT. No? So, hindi pa inaalaw. So mamaya during our forum and with the presence of our Director Roger, so tatanong natin kung ito ba is still in effect, this joint memorandum regarding dun sa mga schools na without permit, na may mga learners sila na napunta na sa ating mga public schools. Okay, so balik-aral, ganun pa din. Ito yung mga requirements. Nakay mo? Ano yung pakita ka daw, Budo Rabe? Okay, thank you. No? So, sa ALS naman, okay, ang ating mga kasamaan sa ALS, since wala rin tayong ANE equivalency ngayon, so nag-issue pa rin ng joint memorandum itong nakarang school year, Office of ASEC Ambate and Office of USEC. That's replacing for the meantime yung requirement for ANE certificate. So, sa ngayon, ang gagamitin dito ay portfolio assessment report or result. So, ayan, in the absence of the ANE certificate, portfolio assessment ang gagamitin dyan. Ganun din sa secondary, junior high school to actually na junior high school, kaya meron din silang portfolio assessment result. So, pinaka-latest na development itong assessment report, naglagay na sila ngayon ng certificate number. Okay, so yun. Kagaya ito, no, itong ANE certificate, no, required yung number. So, itong ANE, itong assessment report, meron na rin itong certificate number. So, you can code yung certificate number na yan doon sa LIS facility. There are places na yung mga learners ay displaced. Okay, so walang mga available document na pwedeng gamitin dyan. Pwede naman substitute ay yung form 18 dati o SF5. No? Nakukuha ito sa division office. And then some elementary school meron pong kopya sa district office. So yun yung mga pwedeng gamitin in the absence of the usual credentials like Form 137 or SF10 na possibly na nasira na during those calamities of force majeure. Okay. So, ano yung mga documentary o paano natin dapat treat itong mga documentary requirement? Okay, as emphasis kanina ng Director Roger sa during the orientation with the group, sabi niya, lagi natin bibigyan to ng emphasis. Hindi yan magpapakasal. Hindi yan mag-a-apply ng trabaho. So, huwag masyado nating higpitan itong PSA birth certificate. But, preference natin kung meron. Ano? Preference natin kung meron PSA birth certificate. Pero kung wala, ayan, pero kung wala, alam naman natin ngayon, ang hirap kumuha ng mga dokumento kasi nga pandemic, pwede na mo yung birth certificate na inisyo ng local civil registry. Pwede na yon. May baptismal certificate. Pwede rin yan. Kung talagang hindi pa naka-register yung learner, pero sure naman na ipinanganak na, di ba? Tao na yan. Pero hindi pa siya naka-register doon sa registry office. So, kailangan niya ay barangay certificate na naglalagay ng mga basic information niya na kagaya-kagaya doon sa birth certificate. And then later, itong barangay certificate na ito, together with the document na pwedeng i-issue later sa kanya ng school, ito yung mga basic requirements to finalize registration. Kaya, gandang
tulong din ito sa ating mga learners na wala pa silang birth certificate, di pa na-issuehan. So meron pa rin tayong part para matulungan sila by giving them a, or by acknowledging yung barangay certificate. Ang importante rito, ma-establish natin yung identity. Ma-establish natin yung identity na siya ngayon at hindi tayo magkaroon ng data issue when it comes to enrollment sa LIA. Okay, so itong pinag-uusapan natin birth certificate, no, yung pang mga valid equivalent document, ito ay attachment doon sa permanent record. Except 10 man yan, no, form 137, dapat ito naka-attach. When the learner transfer from one school to another, huwag nating i-detach. Sabihin natin, huwag niyo i-detach yan. Kung gusto niya ng copy, mag-iwan kayo. But do not detach the birth certificate attached in the form 137 or SF10. Include the birth certificate doon sa transfer para doon sa nilipatang school ng learner ay hindi nahihingi yung present school ng birth certificate or equivalent document doon sa parent. Kasi meron na yun. Diba? So that is already instructed in the OPTA 2017. Pagka nagpo-forward ng document, do not detach the birth certificate or equivalent document. Kasama yan sa ibinibigay, no? Ibinibigay doon sa school. Huwag nang taon-taon humihingi. Yeah, no? Hindi naman yan nag-expire din. Liban lang kung nagpalit na ng tatay, nanay. O, may notation yun, di ba? May notation yun. O, pero wala namang mga notation. Ito lang yan. Ano? Ito lang itong birth certificate o equivalent document. So transfer of credential, na-mention na ito ni Sir Ariel kanina. Bigyan lang natin ng emphasis yung ilang mga protocol when the school opt to use technology sa pagka-transfer ng credential. Lalo na itong mga outgoing grade 6 at outgoing grade 10. Siguro nasa mga 4 to 5 million yan. Ganyan-ganyan kadami yung mga lumilipat, no? Yung nagka-transition from elementary to secondary to junior high school and junior high school to senior high school. So million transactions. Yan. Kaya could you imagine na masisave natin na resources or masisave natin mga papel, no? Kapag ka nag-opt itong receiving school at yung originating school na mag electronic transfer ng mga documents. No? But again, specific for grade 6 lang yan and grade 10. Bakit ganon? Kasi wala naman ng iduduktong. Wala nang iduduktong doon sa SF10 nila. Kasi tapos na yun eh. So hindi na kinakailangan na duktungan yung kundi copy na lang yun. In fact, when you go back to the OPTA 2017, certified true copy of the completed grade 6 and grade 10, sinap na, hindi na kinakailangan yung original. Pwede na yun. Iisip natin na malaking tulong na ito sa ating mga school personnel na they no longer need to go out pumunta sa mga courier sa mga LBC para mag-send. No? But again, option to ha, kasi there are some places na baka mas practical sa kanila na ipadala na lang yung hard copy, baka katapat lang nila yung secondary school, di ba? O yung junior high school o yung senior high school, eh, baka nandun lang sa tabi nila yon. So baka hindi naman practical na i-email pa nila. Okay, so that's why the policy ay sinabing ito ay option, no? Whichever practical doon sa mga school na involved. Maski yung mga kinder completer natin na gustong mag-grade 1 sa ibang school. Okay, so pwede na silang magpadala ng scan copy or electronic copy noong certificate and other credential. Yung mga ALS din natin, mga ALS learners natin na completer ng portfolio assessment sa elementary and junior high school, they can also use this option of transmitting electronic copy or scan copy of their certificate so that ma-minimize natin yung physical na transaction like mailing. But again, doon sa mga other grade level na hindi sakop noong nasabi nating target grade level, you go to the usual practice of sending the original, no? The original SF10, kasi nga the receiving school will continue updating that same original na ginananggaling sa originating school, no? Tamper-proof yung ating mga SF10. And later, titignan natin kung paano pa ito mas mapapabilis. But for now, let's focus muna dun sa mga
completer ng grade 6 at ng grade 10, and then the kinder, and then the ALS. Okay, as mentioned earlier by si Ariel, no, December 31 ito na department noong submission ng mga document doon sa mga hard copy, no. Pero siyempre, kung kayo naman ay grade 6 completer at grade 10, huwag natin magantayin ng December, 'di ba, no? Email lang nga 'yan, eh. Di ba? Mas madali, mas maganda, no. Ipadala natin kaagad once we receive the notification. Balikan ko pala, no. Balikan ko yung slides kanina kasi medyo importante yung provision na 'yan. Use the email address, official email address. Hindi po pwedeng yung personal email natin, ano, yung balik muna tayo ng konti slide. Sorry ha, na-miss ko 'yan. Okay. So ang gagamitin natin ay yung official email. Hindi po pwede yung email na baliktad yung pangalan o yung mga alias. Hindi po pwede yun. Ano? Ang gagamitin natin, official email, which is ang format nito ay schoolid@dep.gov.ph. So yan ang gagamitin natin sa pagtatransmit. Okay, just report kung hindi yan ang ginamit, no? At you have the right to refuse kapag hindi yan ang ginamit ng mga email address. So kinakailangan i-activate natin yan, yung email address. Dapat ay duly signed by the advisor at the school head yung scan document na yan. Kung gagamit ka electronic signature, it's better, di ba? At tapos yung mga grade levels, mga grades by learning area, by quarter, kumpleto. We receive a report na kuminsan nagsashortcut ang mga school, dulo lang ang nilalagyan o dulo lang yung lang final rating. So hindi yun yung dapat gawin, lalo na sa SF10, the very clear instruction. Action, DepEd Order 5820-2017, na bawat learning area, bawat quarter, dapat kompleto. Dapat kompleto. Huwag nating i-shortcut. Huwag nating hayaan ang mga school na mag-shortcut doon sa paglalagay ng grades. Lalo ngayon, no, napaka-importante. Halos quarterly, hinihingi ang mga grades ng mga learner. Eh kung kulang ibibigay ng school, edi kulang yung kanilang maire-report kung transfer. So, kompletohin natin. Learning area, grade, by quarter, partner, kapag ka nagpadala tayo noong SF10 o PO137. Okay. So, dito na tayo. And again, December 31, ha, yung ating ano, next slide na po tayo. Ayan, December 31 yan. Nag-a-apply yan sa public and private school. Pagdating yan sa hard copy. Ulitin-kuli, no? Na kapag ka-electronic copy, huwag nyo nang hintayin yan ng December 31. So, pag-usapan natin ang isa pang concern na madalas ninyong na-encounter, lalo na ang ating mga planning officers, di ba? Ang ating mga SGOD chief. Ito yung issue ng temporary enrollment na involving our private school. Okay. So nang gawin itong policy ng temporary enrollment, binabalance ng DepEd Order 3 series of 2018. Yung dalawang importanteng pulisiya, no? Yung na dapat nating i-maintain. So, ang una ay yung ating constitutional mandate sa mga pang sa atin sa DepEd. Ano bang constitutional mandate natin base sa mga existing law? So, dapat magbibigay tayo ng libre na edukasyon, compulsory education, basic education. Kanino? Ayan. Providing all Filipino children. So kasama pa diyan yung may utang? Oo, Pilipino pa rin yun, eh, di ba? At children pa din yun. So kasama sila. So yun ang ating mandate. Talagang hindi tayo makaka-escape diyan sa ating pagtanggap ng mga batang ito despite of their economic circumstances, no? Kasi yun ang batas na, eh. Ayan ang kaya tayo narito as DepEd. Pero at the same time, kinakailangan din nating tingnan yung interest ng ating kapartner na private school. Napakalaki rin ng role na ginagawa ng private school, no? That's why dito sa DO88 2010 private school, inaallow yung pag-hold ng document. Okay. So nakita natin, dapat i-balance natin. So paano natin 'to gagawin? Iniingatan natin yung mandate natin, no? We are faithfully implement our mandate, at the same time we have a duty to
protect the interest of our private school. Kasi baka malugi naman sila. Eh, ang laki ng kanilang investment din, di ba? At sa kanilang operation. Dapat nating tingnan din yung kanilang side. Okay. So, ito yung Republic Act na sinabi natin kanina na ang ating mandate, eh, all Filipino children. Free. Ayan, pag sinabing free, okay, may pera ka o wala, pasok ka sa DepEd Public School. Yan ibig sabihin niya. Ano? At sinabi rin dyan na dapat ang education ay quality. Quality education. Now, ito naman yung next slide natin. Okay, yung next slide natin sa DO88. Ito naman yung mga provision. Okay, paki-atras po ng konti. Paki-atras ulit yung ating slide. Okay, paki-balik. Yan sa DO88 2010. Okay, ayan po. Ito naman yung provision ng DO88 na nagpapakitang may malasakit din ng DepEd, no, sa ating partner ng private school, kasi na-acknowledge ng DepEd na kapag ka may utang yung learner at hindi binayaran ng private school, may tendency na malugi itong private school. Kawawa naman, di ba? Paano saan sila kukuha ng papasweldo sa mga teachers nila sa maintenance ng kanilang school? Eh, kung ang magiging practice pagka nag-aral at hindi nakabayad, pupunta rin sa kabilang school, sa public school. Eh, paano na sila yung utang? That's why the provision on section 127 and 128 acknowledge yung holding of credential. O, kailangan po ito to safeguard naman yung interest ng ating mga private school. So yun, pinapayagan siya. Now, pwede ba na ang learner ay lumipat ng isang private school sa ating next slide? No? From one private school to another private school, kahit meron siyang utang? Okay, so alam ba ninyo na ang unang nag-implement ng provisional enrollment ay private school by policy, section 129. Opo. At ang nag-decide niyan ay yung receiving school. So hindi pwedeng pigilan noong originating school na huwag kang mag-enroll o huwag kang pumunta sa kabilang school. Walang ganun, ano? Kundi very clear on section 129 na it, for meritorious cases, yung private school, pwede siyang mag-decide kung tatanggapin niya ba itong learner na ito na may utang sa condition ng provisional enrollment. So anong ibig sabihin pag provisional enrollment? Kung pwede siyang umattend ng classes, mag-earn ng credit sa mga subjects na naka-enroll siya during those school years. Pwede yung i-record. Pagkatapos, kapag ka siya ay nakabayad na, saka i-release sa kanya yung mga records na yan. Okay, so anong pinapakita ng provision ito para sa private school? No, on top of their business interest, di ba? On top of their business interest, ang pangunahin pa rin sa ating mga private school yung education. Gusto pa rin talaga nila na magkaroon ng maging bukas pa rin ng opportunity sa mga learners na ito na may pagkakautang ang magulang na hindi ma-interrupt. Kasi nakikita natin ngayon yung puso ng ating kasama sa mga private school. So pwede yun, provisional enrollment, nanggaling pa sa kanila yung policy yan ng provisional enrollment. Kaya naman, nang gawin yung DO3 2018 on 2018. Okay. In-adapt yung strategyang iyon ng provisional enrollment, and we use the temporary enrollment. So the mechanism is the same. Tatanggapin mo yung bata, tuturuan siya, kasi kahit wala siyang document. No? Pero pipirma siya nung tinatawag na affidavit of undertaking. So yung Annex 3, pipirma siya noong affidavit of undertaking. So anong laman noong affidavit of undertaking? So sinasabi niya na hindi siya po pwedeng maging officially promoted, maging officially graduated hanggat wala yung kanyang credential from private school. Now, pag-usapan natin itong tinatawag na officially enrolled, officially promoted. So kanino galing itong mga term na ito? Pag binalikan natin yung DO88, na private school manual, galing yun sa kanila. No? Nagiging official ang isang enrollment kapag ka merong document. Okay. Without the document, hindi siya nagiging official. So parang pag-ibig din, ano? O masasabi mo lang talagang legal wife yan pagka legal
husband niya pagka meron kang marriage certificate, di ba? So, ganyan din to. Pagka walang dokumento ang isang learner, like a credential, so nagiging temporary enrolled siya, nagiging temporary din yung kanyang promotion, ano, yung paglipat niya, pag-attend niya ng grade, sa next grade level. Okay. So, yun ang mga epekto kapag temporary enroll, no? Wala silang mga dokumentong ibibigay ang public school sa kanila, dahil hindi sila magbibigay, hindi tayo magbibigay ng mga SF10. Tapos ang matatanggap lang nila ay temporary progress report card. Alam naman natin itong temporary progress report card. Ito ay para lang ito sa tool to coordinate the learning process of the learner between advisor and the parent. So ito lang yan. Hindi siya admissible for transfer. Paano kung lumipat yung batang temporary enrolled sa one school to another? Lumipat siya. Ipapakita niya ba itong temporary progress report card? No, hindi ito ang kanyang dapat gawin. Ang dapat siyang mag-execute ng affidavit of undertaking. Okay, so the itsura of affidavit of undertaking. Okay, paki-display nga natin. Ayan po yung laman ng affidavit of undertaking. Napansin niyo po yung number 2, since wala tayong wala siyang maipakitang document, ang pinangahawakan lang natin yung salita ng magulang, kung anong grade and kung grade level lang inatapos niya. Wala tayong hawak na document sa public school o sa receiving school. That's why nagiging affidavit of undertaking to. Na kung magkaroon man ng misrepresentation diyan, ano man ang epekto na, hindi tayo sisihin. Tayo sisihin noong magulang. Kasi nga, declaration niya yan. Okay. Dapat, first day of classes pa lang, no? First day of classes pa lang, papirmahin nyo na ng affidavit of undertaking. Kasi, baka mamaya, pag during the course of learning, magkaroon ng problema, wala siyang pinirmahan. So, kinakailangan, day one pa lang, no? Pagka sinabing, meron kaming utang, hindi pa nabayaran, wala kayo mapapakita ng credential, so gamit tayo. Affidavit of undertaking. And ito yung ating sa kanila, no? Pagkatapos, my child is only temporary enrolled, so nandiyan sa next page. Dapat alam nila yan na temporary enrolled lang sila. Tapos, hindi siya officially mapopromote sa higher grade level, hindi rin siya officially makakagraduate. Kung halimbawa po meron siyang mga citation o awards, hindi niya muna makukuha yon, kasi nga ang unang requirement niya ay dapat officially enrolled. So dapat day one pa lang, alam na ng mga parent yung limitation being a temporary enrolled. Kaya sa kabuuan, pag sinabing temporarily enrolled yan, tatanggapin pa rin natin. The learner can still attend classes sa next slide natin. Attend pa rin sila ng klase, mga learning session, matatanggap pa rin sila ng quality education through our public school system without discrimination. Hindi ko mawala silang pera, hindi na natin sila tatanggapin. No? Kasi very clear in our mandate, Republic Act 9155, wala tayong pinipili pagdating sa access sa basic education sa public school. Okay. Pero syempre, huwag kayong mag-i-issue ng document. Lagi natin i-remind ito, no? Sa ating mga public school officials, do not issue any legal document kasi wala tayong basis to do that. Hindi natin alam kung tama yung claim ng magulang na natapos nga niya itong sinasabi niyang grade level. Tapos gagawa tayo ng SF10 of 137. O di, anong basis natin na tama nga ito? No, baka tayo ngayon ay mabalikan, di ba? Baka tayo mahabla noong private school. That's why, maging matalino tayo, do not issue any public document. Tandaan, ang sinasabi lang ng batas, turuan natin sila. Ayun lang ang sinasabi ng Republic Act 9155. Turuan natin sila ng libre quality education. Paano next year? Halimbawa sa isang taon. O baka ito nakaraang taon ay temporary enrolled, grade 6. Paano yung grade 7? Tatanggapin pa rin ba natin? Well, tingnan natin, ano? Eh kung hindi nyo tatanggapin, sino ngayon ang tatanggap sa kanila? Paano natin masusunod yung Republic Act 9155? Okay. So in that case, mag-i-issue ulit ng panibagong affidavit of undertaking. Okay. Kaya once na settled, natapos na, nabayaran na yung mga utang. Okay, pag nabayaran na yung mga utang obligation, po pwede na ngayong i-retroactive, no? Yung mga document. Ayan, pwede nang balikan. Issuehan na siya ng SF10, kung hindi siya nakatanggap
ng mga certificates during awards, o pwede naman itong ibigay na sa kanya. O, napansin ba ninyo yung beauty of this policy? Yeah. Hindi na natin maibabalik yung interest ng bata sa pag-aaral. But we can still make reiteration or make a reconstruction of the document. No? Pwede natin balikan yung document. Eh. Pwede natin gawin. Pero yung interest, yung opportunity, kagaya nung nakaka-quote natin, yan, ano? It's a very expensive kapag ka ang nawala ay yung opportunity. Oh, very expensive yan. Okay. So, anong dapat gawin ng mga private school? Paliwanag natin sa kanila sa next slide. Ano ang kaugnayan ng temporary enrolled sa system? Ano yung connect? Ano yung connect? Okay. Ang connect nito ay ito. Kapag ka ang bata ay temporary enrolled at na-acknowledge yan sa system by confirming the physical transfer and by clicking the unsettled account, automatic yung system ay minamark niya, tinatandaan niya na itong learner ay temporarily enrolled. Ibig sabihin, kahit saan magpunta yung learner, kahit anong school ang tumanggap sa kanya, hindi niya maikakaila na siya ay merong utang. Kasi nga, nakatag na sa system na meron siyang utang at siya ay temporarily enrolled. At sino ang nagtag nito? Yung private school na may pagkakautang sa kanya, may pinagkakautangan. So kinakailangan ninyong i-mark, no? Tanda, lagyan ninyo ng marking itong mga batang may utang sa inyo. Kasi kung hindi nyo ito lalagyan ng marking, baka maging kagaya ito nung the previous years, nung wala pa tayong LIS, na basta umaalis yung bata sa inyo, pagkatapos pumupunta sa ibang school at nagpe-present ng mga falsified document. Opo, ayun ang nangyayari, di ba, dati, nung wala pa tayong tracking, nagugulat na lang kayo, nakagraduate na pala. Oo, eh, hindi man lang kumuha sa inyo ng dokumento, yung pala may napagpunan ka. So ayaw natin mangyari uli ito para sa ating kasama sa private school, doon sa receiving school, di ba? That's why ang system, kinakailangan nga i-register siya sa system at magagawa ito sa pamamagitan ng pag-continue at unsettled account. Okay. So, isa pang dahilan para magawa nyo yun, ang isa pang benefits para malama yung pag-click ninyo sa confirm with unsettled account, matitrace ninyo kung nasaan yung learner. Okay. Okay. Mga private school, matitrace ninyo kung nasaan yung learner. Okay. Doon pa rin tayo sa dating slide. Meron pa dyan dalawa. Okay, pakibalik muna. Okay, salamat. Okay. Ang isa pang para, matitrace ninyo yung kung nasaan yung movement. Diba? Dati nga, nagugulat na lang kayo nung wala pang LIS. Diba? Wala pang LIS. Kung saan lumipat, hindi ninyo alam. Now that you have the LIS, alam na ninyo kung saan lumipat. Lumipat sa gayetong school, sa gayetong probinsya, sa ganitong lugar. Ayan, natitrace ninyo. Okay. Pagkatapos, yung learner pa, magkakaroon siya ng completed and updated enrollment history. So, ayan yung mga benefits kapag kayo ay nakipag-cooperate sa pagtatag noong learner na may utang. Okay. Ayan yung mga benefits. So, kaya kapag hindi ninyo ito ginawa, na nag-confirm at hinayaan nyo lang mag-pending, mawawala ito. Pag lumipat yung isang bata, hindi na alam kung siya ay TE. Pagka lumipat sa isang lugar, hindi nyo na rin mamamonitor, lalo kayong mahihirapan maningil, o, di ba? At malungkot dyan, yung learner, mawawalan siya noong enrollment history. So, ayan ang magiging disadvantage kapag hindi tayo nakipag-cooperate ito sa system protocol. Okay, so pag-usapan na natin ngayon, itong tracking. Isa ito, sa next slide tayo, isa ito sa mga main features ng LIS. Okay. Without the tracking, parang hindi ganun ka-effective efficient ang LIS, di ba? Kasi ang tracking, nakikita niya yung movement, yung ability nagkamera itong ability to track learner movement, migration from one school to another, no? O kaya sa area. So, importante ito. So, may mga protocols din na dapat tayong sundin yan. DO 54-2016, DO 14-2016. So sinasabi ng iba, ay hindi naman kami cover niyan eh, kasi private school kami, no? DO 54 o DO 14-2016, kahit kayo ay private school, hindi kayo public, ang DO 14 nagsasabi, kapag ginagamit natin ang LIS, sumusunod tayo dapat sa mga protocol ng system. Kasi isang system lang tayo, isang system lang. Walang extension dyan. Kahit ano ang funding source natin. Basta gumagamit ng system, LIS system ang susundin. Hindi po pwedeng mag-matter dyan yung school
policy o yung sarili ninyong palisiya sa school pagdating sa system. Merong school, merong LIS policy na dapat nating sundin. That's very clear. DO 14 in 2016. Okay, anong meron dito sa tracking o movement ng learner na natitrace natin? Tapos nakakaroon tayo ng enrollment history, nakakaroon tayo ng information, nag-eliminate yung mga redundancy. So ayan ang mga benefits ng tracking. So pag nakita nga ninyo yung laman ito, we invited din yung mga public, yung mga private school administrator, yung mga owner, yung mga president ng mga private school. Pwede nyo tingnan yung laman nitong tracking system at for sure matutuwa kayo kasi kompleto eh, yung transfer details, ayan, kung kailan na receive, yung request, ayan, nandiyan lahat yan. Tapos makikita nyo rin yung migration ng learner from one school or one sector to or geographical area. Kagaya ngayon, maraming mga learner na pumunta na ng probinsya, o mga family pumunta na ng probinsya. Makikita natin yan ng migration from a city, marami nang lumipat sa mga provinces. Makikita yan sa system. Tapos, sa ngayon, nakita rin natin yung sectoral migration, di ba? From private to public. At nakakaano nga din, very interesting din. Marami rin lumipat sa public o from public to private or by vice versa. So nandun din yan sa system. Okay, so ang isa pang nakikita natin na benefits ng tracking, yung enrollment history. Okay, meron tayo rito ng ano, sa next slide tayo. Next slide. Yung enrollment history, isa ito sa measure na pwedeng gamitin to validate authenticity of the learner's enrollment claim. Diba? Nangyayari yan nung wala pa tayong tracking at inaantay lang natin yung paper-based document. Gagraduate na yung bata, doon pa lang natin malalaman pagdating ng document. Doon pa lang natin malalaman, hindi pala siya completer doon sa previous grade level. O di ba, laking problema no? Di ba? Para natin i-resolve yun. Kaya importante na yung tracking kompleto itong enrollment history para malaman natin siya kung siya ba ay qualified sa ganong grade level. At syempre, yung panahon ng mga calamities, like Marawi Siege, di ba? Ground zero yun, sunog lahat. Pero meron pa rin tayong record na nasa system. So yun, ang isa sa mga benefits kung bakit meron tayong tracking. Kasi nga, naka-up sa system yung mga document na ito. So hindi ito pwedeng masunog, hindi ito pwedeng mabaha. Kagaya na nangyari sa Yolanda. Pati nga yung regional office, division office, di ba? Na wash out. So yung mga dokumento na sila. But during that time that we also we already have the LIS that time, so nagkaroon tayo ng security dun sa ating mga records dun sa area ng iyon. Okay. Now, paano nag-work itong tracking system? Hindi ito magic, di ba? Na basta pag-click ninyo, nandiyan na. That's why we are giving commendation sa lahat ng very cooperative schools na sumusunod sa mga policy. Remember, this is a tracking. So kapag ka-tracking, meron yung original destination saka yung target destination. Ayun yung tracking. Para lang kayo nagpaano sa Lazada, order sa Lazada or sa Shopee, di ba? So may natatrack ninyo kung nasaan na, kung na-deliver sa ibang lugar. O yan, ito yung benefit ng tracking. At ganyan din siya nag-work. Sino ang ngayon ang nag-initiate ng tracking? Yung receiving school. Yung receiving school ang nag-i-initiate ng tracking. So kapag ka may natanggap na tayong learner, doon na nag-i-start yung tracking. I-enroll na natin. Kasi nagdadala ito ngayon ng notification doon sa originating school na yung bata ay nasa kanila. Okay? So ano naman ang gagawin ng originating school? Ito naman yung kanyang role. Bibigyan siya ngayon ng time na tingnan at i-review kung tama ba yung learner na nire-request sa kanya noong receiving school. Ito ay napakabait na consideration sa originating school, di ba? Imagine kung wala itong tracking, wala yung confirmation, bigla ka na lang nawalan ng learner, gusto mo ba yun? Dapat meron kang consent at meron kang confirmation. That's the way na ina-acknowledge ng system yung karapatan ng mga originating school. Pero sana ang originating school, huwag naman itong abusuhin, di ba? No? Within 30 days, magpa siya na kayo.
Tatanggapin niyo ba yung transfer or hindi? Ide-decline ba ninyo o i-confirm? So simple lang yan, dalawa lang yan, no? Dalawa lang itong tinatanong noong system. Now, pag-usapan natin yung decline. Okay, yung iba nahihirapang mambusted. Oh, nahihirapang mambusted, di ba? Okay, ano ibig sabihin ng decline? Kapag din decline natin yung learner, ang ibig sabihin niyan, o yung request ng transfer, ang ibig sabihin niya, maling bata yung ina-enroll. Kasi nasa ating pa yung bata. That's why, hindi siya po pwedeng lumipat sa iba kasi nasa ating pa nga eh. So, physically, nasa ating pa. So, you have to decline. At nangyayari yan, di ba? Marami tayong report na natatanggap sa help desk, no? Na kayo rin, mga planning officer, marami kayong natatanggap. In-enroll ng isang school yung learner, sound spike lang. O, pero at the end, hindi pala talaga yun yung learner. Kaya nagkakamali din yung supposed to be receiving school sa pag-enroll. Eh. Imagine, mga 40 million records yan. O, pwede talagang may mga sounds like yan. Kaya kapag ka ganun ang originating, ang receiving school nagkamali, dapat huwag kang magkamali na originating school. Ang problema pagka nagkamali ka rin, ano, tinanggap mo yung transfer o inallowed mo yung transfer, eh, mali pala. Yan. Di, ticket na naman kayo. Punta kayo sa ticketing. Okay. Kaya pagka nasa inyo yung learner, huwag yung tatanggapin yung transfer. Nagkamali yung nagre-request. Ang isa pang dahilan, kapag ka yung learner ay wala nga sa inyo, pero sure na sure kayo na nasa kabilang school at hindi yung school na nagre-request, decline din. Huwag nyo yung tatanggapin. At ang pangatlong dahilan, ito, huwag na huwag ninyong tatanggapin ang request for transfer sa isang disease. Sa isang disease na bata. Huwag nyo nang ipalipat yan. Okay, so yan yung mga valid reason to decline. So natulungan na siguro tayo, no? Kung may mga pending kayo, okay, so ito yung reason to decline. Nasaan ngayon dito yung reason to decline pag may utang? Okay, pag-usapan natin yan mamaya. Pero gusto nating sabihin na ang pagko-confirm ng transfer request ay pagko-confirm na ang bata ay wala na sa kanila at nandoon na sa kabilang school. Yun lang ang ibig sabihin yan. Wala itong kaugnayan doon sa utang. O, physical transfer lang yan. Kagaya ng order nyo yan sa Lazada o sa Shopee. Okay, tinatrack lang kung nasaan na yung delivery. Pero hindi pa sinasabi na bayad na yon, no? Maaring pagdating pa lang, saka pa lang babayaran. Okay, pwedeng ganun, no? Pero ang importante sa tracking, yung location kung nasaan. Yun lang ibig sabihin ng tracking. So, huwag tayong malito na kapag nag-confirm tayo, wala na yung utang, mag-erase na. No? Hindi ganun itong tracking system. Now, so meron tayong mga challenges dun sa tracking. Okay? Meron tayong mga challenges sa tracking. Ang challenges natin, ay ito, para sa ating kasama sa mga public school karamihan, di ba? Dumating na yung bata, dumating na yung learner sa atin. Pero oobserbahan pa natin, di ba? Oo, parang may COVID, ano? Titingnan natin, may sintomas ba ito na mag-drop out? Ito ba eh, palaging pumapalya? Tingnan nga natin, obserbahan muna natin. Baka mamaya, in-enroll natin to, tapos nag-drop out, yari tayo. Okay, that's a very bad, a very bad practice of waiting. Opo. Hindi po ganun ang purpose ng tracking. Real time to, mas maganda. Pag dumating yung learner, re-enroll na. Bakit? Kasi, nalalaman ngayon ng originating school kung nasa saan na yung learner nila. Diba? Kayo man yung lumagay sa sitwasyon itong originating school, umalis yung learner sa inyo, hindi nyo alam kung nasaan, ni hi, ni ho, wala. O hindi ba kayo mag-iisip, nasaan na kaya itong learner na to? O yung pala, nandun lang sa kapitbahay na school, oh, at yung receiving school, waiting. O pagdating ng end of school year, kagaya ng ngayong end of school year, nagre-request pa sila ng extension to enroll, o, dun ngayon sila ngayon mag-enroll. O di ba, nakita ninyo yung very inconvenience na gagawin noong practice of waiting. Yeah. Kung kailan end of school year na supposed to be tayo ay mag-update na lang ng promoted or retained, dun pa ngayon nag-e-enroll. O, bakit? Ito, maling practice. At kawawa ang mga originating school sa ganito. Kawawa sila. Kaya wag niyo pong gawin, wag po natin gagawin yung ayaw natin gawin sa atin. O, pag dumating yung learner, enroll na kaagad. So challenges yan. Alam ko, feel na feel niyo yan, mga planning officer, ano, randam na randam ninyo yung hugot dyan pagdating sa mga waiting to enroll.
At sa pa, may mga private school, hindi naman lahat, no? Konting-konti na lang sila. Konting-konti na lang. At baka pag natapos natin i-present ito sa kanila, totally mabawasan. Dinedelay talaga ng ilang private school. Sorry for the word, no? Pero yung sabi ng iba, para daw nilang hino-hostage, no? Yung confirmation, parang ginagamit ang pang-hostage yung confirmation para makabayad sa kanila. Again, that's not in the policy. Walang ganyan sa polisiya ng system. Opo, ang polisiya lang po natin sa mga may utang, DO88-2010, holding of document. Pero wala pong ang polisiya na sasabing holding of tracking. Kapag po ginawa po natin yan, sinusunog po natin yung tulay para ma-monitor natin yung bata kung nasaan. Yun ang magiging epekto niyan. No? So sana, huwag po natin gamitin yung facility ng LIS sa holding of transfer o kaya para mabayaran kayo. Kasi yung LIS naman po ay learner information, hindi po siya loan information system. So wala po itong kaugnayan dun sa utang. Opo, physical transfer po ito. Okay, at yung isa naman, ito, minsan lang to na sinecheck. So nagpe-pending ngayon. So ayan yung mga karaniwan nating na-encounter sa ating tracking. At maraming salamat. Opo, good morning to all. Alright, thank you po Sir Jonas for that comprehensive presentation and thank you so much to all of our presenters for discussing the necessary information we need to know for the upcoming enrollment. And now, alam ko pong marami tayong mga katanungan o mga clarifications, so we will now open the floor for questions or clarifications. And may I call on Ms. Darla Felizardo from the Office of the Director to facilitate the open forum and briefly discuss the norms for this part. Darla, you may now have the floor. Thank you, Joanne. Good morning, everyone. My name is Darla from the Office of the Director. And before we open the floor for questions, please be guided by the following norms. To ask your questions and clarifications, please type in your questions in the chat box, or you may click the raise hand button and wait to be acknowledged. Keep your microphones on mute when not speaking to avoid any unnecessary background noise. So before I start calling for those who raised their hands, I'd like to first read some questions that were sent in the chat. So this one po is from ni Carter Gonzalo. Gusto ko lang po i-clarify yung D6. What distance learning modalities do you prefer for your child? Choose all that applies. Meron po kasing nakalagay na choice na combination of face-to-face with other modalities. With this choice, I am confused for the reason that it gave me an info that we will have a face-to-face teaching and learning modality this school year, which is not aligned with the information from the president that we will not have a face-to-face classes this school year. Please enlighten me this on this one. So anyone from the ODIR or MST that can respond po. Sir Roger or Sir Ariel, Mamanet. Okay, not necessarily Roger, but anyway, going back to the policy and the waveform, ano, yung MLESF, D6 po yan, ano, what distance yes, modality apa, do you prepare for your child? Okay, so dito po, tingnan natin kung ano yung kanila mga modality. Doon sa limited face-to-face, ito po naman ay survey. It's not necessary na mag-open tayo. Ang sabi nga po dyan, in case. Pero ito ay magiging combination with other modality. Let's say, meron tayong modular learning, which is very common. So baka mayroong schedule dito. Siyempre, konting-konti lang yan. Limited nga eh. No? Baka ito ay merong schedule na once in a while, ay magkakaroon sila ng meeting. O baka ang strategy nila rito ay hindi lahat, kundi paunti-unti lang. So yun yung sinasabi rito na in case of limited face-to-face classes. No, pwedeng i-combine. No, pwedeng i-combine yung face-to-face with other modality. But again, in line of the pronouncement of the president, syempre, susundin natin yon. Ito ay just in case, no? Just in case lang sa entire school year ay payagan na, at least we have a heads up tayo kung ano yung preference ng mga
kulang, ano yung mga challenges nila so that we can address those challenges. Maybe Director Roger po ay in the room, so pwede nang dagdagan or realign yung response nila. Wala po yan. Si Sir Roger dito po sa call. Hello po. Inform lang po namin kayo na hindi kami makapag gamit ng chat box. Naka-ano siya. Naka-disable. Ay, sige. Raise hand na lang po, sir. Okay, so yung next question po natin, yung learner, nagtapos po siya ng kindergarten noong school year 2020 to 2021. Hindi siya na-issuehan ng LRN dahil walang permit ang school. So pwede po ba siya maging grade 1 this school year considering na wala siyang LRN at kinder completer siya noong 2020 to 2021 sa school na walang permit? Sir Thomas? Sir Mama? Yeah, if the learner completed the kindergarten in a non-accredited school, private school, applicable po yan yung joint memorandum that was issued between USEC JES and USEC DADS. So, provided that the learner is a kinder completer on that school year at saka dapat po na-meet niya yung requirement ng cut-off age. So, pwede po siyang issuehan ng LRN doon na applicable po siya doon sa joint memorandum na in-issue po between OUCI and planning service with USEC JES and USEC DADS San Antonio. Nakalagay naman po doon. Nakalagay din po doon sa presentation kanina ni Jonas na they can be issued an LRN in the absence of the PEPT kasi suspended nga po yung PEPT natin ngayon. So pwede po yon, sir. Okay, thank you po, Ma'am Annette. So next po is Ma'am or Sir Nesty Quijano. You may now unmute yourself po. Good morning. From STO Zambales po. Kasi naman anyway, may mga na-miss po akong episodes kanina kasi po I'm attending 3 webinars actually today. And I would just like to ask if he will be providing us slides kasi it just happened na meron din po kami orientation ngayon sa mga LIS coordinators pero sa division po namin. So it's a perfect timing actually that there's also a orientation in the central office. So I would just like to ask ma'am if you can provide us or me nilang po na ng mga slides because I'll be having the topic after lunch. Good morning. Yes, ma'am. Thank you. Morning. Yes, sir. We will provide you with the presentation materials. Yes, ma'am. Thank you po. Kasi po ano yun, ako po kasi assigned later on after this. Ito po yung topic din po na mga timing nga po. And also, Ma'am Annette, parang recorded po yata ito. We can, yeah. Maybe we can provide the copy of the recorded sitting. Yes, Jonas. But as yun kasing tanong ni Sir Nesty kanina, immediate kasi yung tanong niya kasi may orientation din daw yata siya after lunch. If we can provide the okay. Presentation materials na agad-agad. May init-init pa po. Yeah. Okay. Yes po. Opo. Totoo po. Okay. So please take charge na lang, Jonas, to send the presentation materials to sir. Ma'am, Sir Jonas, thank you. Can I be recognized, ma'am?
Sige po, sir. Follow-up question kanina doon sa kinder. Who will issue or who will create the LRN, yung mga kinder learners na galing sa mga non-accredited school or recognized school? Who will issue? There's the school ng grade 1, kung saan siya nagpapasok ng grade 1 or the former school? The receiving school na po yan, ma'am. Ah, the receiving school. Yes po. Ang hingin lang namin yung kanilang grades from the kinder, the 10 plus the birth certificate. Plus the... Yes po, ma'am. Yes po. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, next po, Sir Jairus. You may now unmute yourself. Hello, can I be heard? Yes, sir. Yeah, question from Facebook Live. This is coming from Fe Oliva. Her question is, kapag hindi buo ang grade sa SF10 na pinadala ng originating school, kailangan ba itong ibalik sa kanila? Salamat po. Jonas, can you please? May I ask, ma'am? Yeah. Jonas, okay. Baka pwede mong sagutin. Thank you po, ma'am. But the policy is clear in DO 58 2017, the grade must be completed by learning area by quarter. Yun, malinaw po yan sa policy. Then nakalagay din sa policy yung mga concern offices pagka may mga issues. I think parang SGOD po yata yung nandoon, ano po. So you can report it to the SGOD so that the policy ma-implement natin siya ng tama. Okay, so whether ibabalik yan or hindi, so report nyo na sa ating SDOD at maaaring i-communicate yan. Kasi kapag pinabayaan natin yan, mangyayari dyan, usual practice with the Form 137, di ba? Kanya-kanya, kanya-kanyang style. Pero ayaw natin mangyari yan sa SF10. So that's why we put a designated office in charge in every division para ma-monitor po yung tamang implementation ng SF10 preparation and transmission. Okay. Thank you, Sir Jonas. Next po, si Ma'am Marilu Bronzi. You may now unmute yourself po. Opo, ang concern ko po ay yung pong ating mga learners na kasalukuyan pong nasa ibang bansa. Do mga Pilipino naman po, yung iba ay doon na inabot ng pandemic, na hoping sila na makabalik dito sa atin, sa bansa natin. Nagtatanong po si, may mga nagtatanong po kung po pwede silang makapag-enroll sa atin dito sa atin sa Pilipinas since online naman daw po ang ating modality. Pwede po ba 'yon? Salamat po. Yung wala po yan, since online naman daw po ang and yes, Sir Roger. Yeah, can I respond? Yes, sir, please. Yeah, so depende po yan sa school kasi blended po tayo, wala, mayroon, kung halimbawa ang school is pure online, baka po pwede. Pero kung blended, baka mahirapan kasi paano i-deliver yung ano, yung module, o pwede rin siguro kung digital module. Basta, ang assurance po is okay doon sa school na tatanggap, tapos yung school ay nag-implement ng either, number one, pure online, number two, blended, which is a blend between online and digital module. Other than that, baka mahirapan. So, kailangan po kausapin yung school na pupuntahan kung kaya nilang i-manage ang ganun. Kasi pwede na, as long as nga yung implement ng school supports the pure distance na online na ng bata. So, yes, I guess pwede. As long as there is an acceptance doon sa school na pupuntahan ng bata. Either public or private. Sure. Public or private. Sir, nasa private po. Maraming salamat po, sir, sa inyo pong pagsagot. And then, sir,
follow-up question. What if po ang learner ay foreigner na previously ay nag-aaral po dito sa atin sa Pilipinas na umuwi ngayon ng bansa niya for education na ngayon ay medyo naghigpit uli na hindi na allowed muna makabalik. So if pwede rin po ba natin na tanggapin siya kahit siya ay foreigner? Kung may record na siya, kung may LRE na siya, tapos okay naman doon sa school, the same answer po, ma'am. Ah, okay. Salamat po, sir. Maraming salamat po sa paglilinaw. Thank you, Ma'am Marilu and Sir Roger. So next po, si Sir Arvin Flores. You may now take the mic po, sir. Hello po. Good morning po, Sir Jonas, Director Roger. Tanong ko lang po doon sa may, linawin ko lang po doon sa may ating status ng mga bata na temporarily enrolled. Nakalagay po kasi doon sa affidavit of undertaking. Without the transfer credentials of my child, I fully understand that. Item number 2, my child cannot be officially promoted to higher grade level. So ano po ba ang definition natin ng higher grade level? Kasi kanina po doon sa binigay ni Sir Jonas na example, from grade 6 po pwede natin siyang tanggapin to grade 7. Tapos follow-up na rin po doon, hanggang saan grade level po ba natin po pwedeng tanggapin yung bata? Kasi po yung sa number 3, my child cannot officially graduate from this school. Malinaw naman po yun. Pero yung pong item na promotion to higher grade level, ano po ba ang definition po natin po nun? Salamat po. Jonas. Okay. Thank you, sir. Apo. Sir, babalikan po ulit natin yung ating constitutional mandate. RA 9155, wala pong specific na sinabi kung hanggang anong grade level natin tatanggapin yung bata, di po ba? No? Sinabi puro na entire course ng basic education. So ibig sabihin, kung ano yung definition ng law sa basic ed, so hanggang doon siya. Now, the word officially enrolled and officially graduated, the only difference on that is the... Okay. Ang difference noong officially ay dokumento. Dokumento po siya. So ibig sabihin, kung walang document, hindi siya official. But it doesn't mean na hindi siya pwedeng mag-attend. Kasi dalo nga is very precise on that. Dapat ay quality education at dapat may access siya. So, it's a logical dictation na nakatapos ka na nga ng grade 6. Ano ka naman grade 6 ka uli, di ba? No? So, you can attend the next higher grade level, which is grade 7. Okay. So, ang kailangan mo nga rin dyan, i-apply uli natin yung DO3. Balik uli tayo sa DO3, affidavit of undertaking. Na kung hanggang saan, so kung hanggang saan yung sinasabi ng batas na basic education. So it is hanggang grade 12. So hanggang ganun siya. Pero pag nag-grade 12 siya, kung bibigyan pa siya ng diploma or certificate or SF7, the policy is very clear on that. Do not issue any document. Ang ating mandate ay turuan lang sila ng quality progressive education. Bale, Jonas, if I may, just to supplement, ang operative word is between official and then temporary. So, yes, yung nakalagay kasi dyan sa ating policy is that cannot be officially, pero pwedeng yes, temporarily. Sir. Pwedeng temporarily. Yes, so, ang catch po natin dyan, pag inabot niya na yung kailangan niya ng mag-claim ng kanyang document, hindi po talaga i-release ng DepEd yan. Hanggat mayroon nakatag na temporary enrolled with unsettled account no sa private school. Yan po yung beauty ng ating tagging because kahit saan siya pumunta, matitrace po natin yan eh at malalaman natin kung nasaan siya, nasaan school siya, pwede nating puntahan. Ngayon, ang sinabi ko nga sa team, public school will not also tolerate yung mga, I don't know kung mayroon na mga parents na trying to avoid yung utang using the public school system. Well, hindi po natin tinotolerate yan. Kasi nga, kaya nga po natin tinatag yan at mayroong financial obligation. DepEd is committed to support the private school. Kasi kung hindi natin po itatag yan, magkakaroon ng enrollment gap
hindi nyo na po siya matitrace, hindi nyo na rin siya masisingil. So, balik doon sa tanong, hanggang kailan, hanggat nasa basic ed siya, tapos sa dapat mayroon din kasing ano effort yung between the originating and then the receiving school na i-settle nga yung account, pag-usapin, mag-execute ng promissory note. Kasi may mga private school kasi na ayaw tumanggap ng promissory note, gusto isang bagsak na bayad, kung hindi naman talaga kaya ng bata na ay ng magulang na magbayad ng buo. So siguro yun nga, yun na lang po sa consideration na so yun po, operative word officially, temporarily. So hangga't hindi niya nasisettle yung account niya sa private school, mananatili yung bata na temporary enrolled, pero hindi po natin siya inaalisan ng karapatan na makapag-aral at matuto bilang isang Pilipino. Opo. Ano po? Thank you po. Thank you. Okay, thank you po, Sir Roger, Sir Jonas, and Sir Arvin. Next po is Ma'am Chastity. Ma'am Chastity, you may now ask your question po. Good morning po. I would like to ask po in relation pa rin po doon po sa mga temporarily enrolled. Kasi po, most of the private school, according to our counterparts in the schools po, na hindi po pa rin ina-accept yung sa or nire-release dun sa LIS ng mga private school. Yun nga po, na-explain po ni Sir Jonathan kanina na the LIS tracking system is just for tracking, but I think the private school or most private school are still using that na pang-hold po din sa mga may unsettled financial obligations sa kanila. So paano po kaya natin mako-communicate? Kasi po, the advisors are having a hard time kumpletuhin po yung kanilang mga students kasi hindi nga po nire-release ng mga private school yung mga batang nag-transfer sa public na may mga utang po. Well, sa tingin ko naman, basta maipaliwanag siguro sa private school yung purpose noong yung tagging eh. Actually, advantageous nga sa kanila yon to tag the learner as temporary na with unsettled account. Kasi kung hindi yan matatag, after a year, magpalipas lang yan ng isang taon, baka hindi na nila matrack yan kung nasaan na, malalaman nila na graduate na ng college. Because nga, hindi nila kinonfirm, so mas mahirap po yun. So, siguro, baka hindi lang, kailangan lang siguro ipaunawa sa private schools yung purpose ng yung system natin of tracking and tagging. Kasi, of course, economic reason, mayroon ding mga iba na lumipat sa public para takasan yung utang. I hope, konti lang yung ganun. Pero, generally, ganun talaga. Lalo na ngayon, mahirap talaga buhay. Kaya kailangan talaga na i-balance. Kahit DepEd is trying to balance this for the best interest of children. Of course, we look at private school as our partner na kailangan na maging sustainable din at financially viable. Kaya sinusuportahan natin ang private school by introducing this facility to track and then to know kung nasaan yung kanilang previous na estudyante. But of course, we need to agree na kailangan hindi mawawalan ng karapatan yung bata na makapag-aral. So siguro, effort lang. Kasi kami ni Jonas, once na ma-explain naman namin na maayos sa private school yung purpose, tapos yung yung facility, paano yung advantage and disadvantage sa mga private school, I think mayroon din naman mga realization yung ibang private school na mayroong mga ganong cases. Pero hindi natin talaga masisisi rin ang ibang private school na ganun yung behavior niya because baka hindi nga naiintindihan yung system, tapos baka marami nila silang experience sa ganito. So that's why we are explaining that we have our LIS that you can use to track nasaan na yung inyong previous learner. Nag-aaral siya, pero kailangan lang bigyan ng time para makapag-aaral. Thank you, sir. So kung ganun po, sir, na hindi po nila ni-release at hindi naman natin sila mapilit, paano po kaya yung completion po ng report ng advisor na yun kung yung private school po ay hindi nakikicooperate? Decline na lang dapat. I-decline na lang nila kung ayaw nilang i-confirm. I-decline nila.
di ba? So para ano, kasi kabit-kabit kasi yan eh, pag hindi nag-cooperate ang public-private school, ang public school na nag-receive sa bata, natin tumanggap para lang bigyan ng ano, ng pagkakataon na makapag-aral, magpatuloy. Eh magiging ano, kumbaga nag magandang loob na nga yung ano, public school to allow this kid to continue learning. Pero yun nga, nagkaroon ng problema because private, some private schools are not confirming the physical transfer. So tracking lang talaga yun, tagging, kasi hindi mo talaga pwedeng tigilan yung bata kung saan mag-aaral kasi it's a constitutional right na guaranteed ng batas. So ayaw naman natin na mapunta doon sa kasuhan na small claims, nakakasuhan ng school yung parent or the small claims, baka hindi naman healthy yun at ano, at hindi maganda sa oras, sa gastos, mas lalo mag-gastos, diba? So sa mga parents naman, kailangan siguro wag nating kalilimutan yung ating mga ano, mga obligasyon sa previous school natin at tingnan natin na nag-aral doon ang anak niyo, natuto, inalagaan ng private school. In time na mayroon kayong difficulty for financial, lumipat kayo sa public school, tinanggap ng public school, kailangan din po siguro ano, tingnan din, balansin din natin, wag nating kalilimutan at wag nating i-expect ang public school na itotolerate natin yan, kaya tinatag natin yan as learner with financial obligations. So, kailangan lang talaga mag-intervene ang division, region, to explain nga, kagaya na mag-explain ni Jonas na this is the system, this is usable for you to track the learner, pero hindi na po kaya ng DepEd na, hindi po yung DepEd parang hindi siya dapat kinukonsider din na parang collecting agent ng mga private school. Tinutulungan lang natin ang private school para malocate niya kung nasaan na yung learner, pero hindi dapat magiging collecting agent ang DepEd, ang public school ng mga private school. Pero kailangan din tulungan ng public school yung private school na yun nga, makapag-usap, makapag-isikat ng promosory note o makapagbayad yung parent. Thank you so much, sir. Okay, thank you, Sir Roger and Ma'am Chastity. Next po is Ma'am May. Ma'am May, you may now ask your question. Ma'am May? So if wala po si Ma'am May, we'll move on po to Sir Adolfo. Sir Adolfo, you may now ask your question. Thank you very much, ma'am. Actually, I have so many questions here, pero unahin ko muna tong ano, yung hindi ho kami makakapag-finalize ngayon ng 100% sa EOSY sapagkat napakarami pong transactions na tapos na pero inuulit po namin via ticketing, like itong pending transferred out, tapos na po yan eh, na-action na ng mga schools pero still, nakapending pa rin sa school. So, ang ginagawa, pinapatikit pa sa amin. Wherein, for the last years, wala naman po yan. Yan yung mga bago na nakakapagod po din sa part namin. Sana po ay hindi ito rin maka-apekto sa aming performance. At the same time, hindi po ito maka-apekto sa gagawin nating BOSY. So, yan yung pong una kong concern. Tapos yung sa temporary enrolled po, di ba kailangan, yung sinasabi natin kanina na hindi i-issuehan ng anumang document. Di ba meron tayong ini-issue na temporary card para lang ma-ano yung mabigyan lang ng matrack lang ng parents yung nakuhang performance ng anak nila. So parang hindi po yun nasabi doon. Ito yung mga binadagdag ng mga kasama kong planning officer, yung sa lib credits daw ng mga LIS coordinator natin. Baka ilang bang days ito, ganyan, ganyan. Tapos kung maibabalik yung LIS man. Pasensya na ho kasi naipon ko yung mga tanong, marami pa sana. Pero ito muna yung concern ko sa ngayon. Salamat po. Siguro si Deyo yung sumagot sa unang concern na ano ni Adon.
Sir, hello. Regarding doon sa unang issue ni Sir Adel, ito po yung issue ng mga confirmation but still pending pa rin sa kabila, no? Pero ang nangyari po kasi diyan, may mga instances po diyan na meron silang hindi natin nakikita, akala natin okay na once na kinonfirm, no? Pero at the end of the day, meron po yung tinitrace doon sa enrollment history. So may mga, in some cases, may mga learners po tayong ganyan po ang inabot. Kaya ang request po ng ating help desk is to request a ticket. Hindi, kung yan po ay paulit-ulit na at nakakapagod, ganun din po sa parte nila. Kasi unang-una, not mentioning pag kinonfirm, akala natin wala na pong problema. Pero may process po yan kasi sa loob. May nakikitang issue, no? Kaya hindi po maipush yung confirmation. Kaya po they are requesting to i-issue ulit sa ticket. Actually, pag nag-re-ticket naman po tayo, hindi naman po not necessarily i-request yan, i-mention lang yung previous ticket na unresolved siya because of that particular issue. Ganun po siguro. Sir Beyo, mawalang galang na po. Okay lang sana sir kung ano yung time natin ay mahaba pa. Pero ito po ay nagpapang-abot na ho eh. Mag-BOSY na. I-open na natin yung BOSY. Ang dami pa pong naka-line up na ticket. Matagal ko na po itong sinasabi pero iba naman po yung binabanggit nyo nung una. So this is really our concern. This will affect kasi our performance eh. May IPCR kami. Sinasabi namin na ganitong percent ang dapat naming maabot dyan sa AOSY. But still, ginagawa namin yung paraan namin pero wala na kaming oras. Tapos ito, magpapangabot tayo sa BOSY. Sana itong hindi makapag-finalize, makapag-go pa rin sa BOSY. Wala na ho tayong oras, Sir Deo, eh, para mag-explain tayo ng mga ganun. Yes. Actually, yan po ang tinitingnan ngayon. Ano? Lahat po kasi ng request ngayon nasa ating help desk. No? And kaya nga naglabas po sila ng advisory last August 5. No? Kasi naka-experience na rin sila ng volume. Eh. Volume kasi nga yung dumarating na issue. No? At ito po yung kanilang ina-assess at nire-resolve naman po yung mga issue, no? Nasa ang bola kasi nasa side ng ating help desk. Kaya nga ang sabi po nila sa akin, lahat po nang nai-request naman ay nakapila po yan at hindi naman po agad maagad yan. Lahat-lahat naman po sinasagot nila isa-isa according to the request, no? So, ang tingin ko dyan, itong nangyari ngayon, no? Na dumagsa itong end of the school year, nag-abot-abot na po yung beginning of the school year at end of the school year, no? Siguro ang tingin namin diyan yung iba kasi parang na hindi nabantayan yung pag-aasikaso sa umpisa pa lamang. Kaya inabot tayo ng ganito last week pa lang meron pa lang mga nag-a-enroll. So marami pa po tayo naging issue kaya nag-abot-abot po ito hanggang ngayon pong Agosto na. So again, magbabatuhan na tayo ng sisi diyan sir eh. Ang akin ngayon sana ma-resolbahan natin at hindi hindi rin tayo kami hindi rin kayo maapektuhan kasi we did our best naman. Alam niyo naman kahit anong gawin namin na sabihin trabahuhin niyo to, hindi naman ho kami nagpabaya eh. Correct. So, ang ano naman po diyan ang sisi, mahirap 'yun. Hindi wala namang batuhan ng sisi rito, sir, no? Ang akin lang kasi kung lahat po 'yan ay na-request at nasa help desk na 'yan, pinapa-follow up naman po natin lahat 'yan sa help desk sa kanila. So every now and then lagi po namin silang tinatanong talaga sa mga statuses na ito at sa dami po ng volume na sinasabi rin nila, kini-claim nila na yung volume ng request ngayong end of the school year talaga pong napakarami. So, talaga pong ginagawan din natin ng solution ito at pinipilit nating ma-resolve bago po matapos itong ating end of the school year. Just to ano lang, ano, naiintindihan namin yung ano, ang concern ng planning officer no, on this. Kaya lang yan nga, kahit ako marami ng PPM sa akin ng mga school principal, mga teachers.
nag-request ng correction kasi nga nagkamali na dati nagkamali na dapat grade 1 na i-include sa grade 2 kung ano nung mga corrections eh so sobrang dami talaga ng anong mga errors na na-commit during the ano during the school year. So nag-file up talaga siya ngayon kasi dahil mag-end of school year na, syempre titingnan na marami pa lang mga issue yung mga sa school level. So kaya ngayon lang siya lumalabas. Kaya siguro na upset yung ano yung system pati yung ano pati yung ating mga planning officer because nag-converge talaga nag-congregate siya towards which is taon-taon nangyayari nagko-congregate yung problema at best at the end of school year. So yung system issue na yung ganun ina-analyze naman niya ng ano ng ICTS ng help desk. Eh talagang hindi talaga automatic na pag kinonfirm, okay na kasi mayroong yung iba, mayroong mga enrollment gap at mayroong mga problema sa enrollment history. So hindi talaga yan i-accept automatically ng system. Kailangan niyang gawin dito sa back-end. Kaya nga, may request na i-ticket ulit. Well, naiintindihan ko, minsan nga nababad trip din ako dyan sa ticketing. Pero yun nga, yun lang talaga ang way of doing it eh. Wala kaming magagawa kahit magalit kayo sa amin ayun talaga yung system so gagawin na lang siguro Deo yun nga siguro i-fast track na lang yung mga nakatikip na yan good yes sir para matapos na tong ano yung mga ganitong issue kasi taon-taon na lang ito nagkakaganito but of course nag-improve naman tayo di lang talaga ma-perfect yung system. Yes, sir. Naka-monitor po tayo. Okay, thank you, Sir Deo, Sir Roger, and Sir Adolfo. However, due to time constraints po, we can only accommodate one last question. If you have questions po, you may send them later. Yes, sir. Yung isang last, ano, last question ni Adolf doon sa ano yon service credits ng ating mga planning officer ba sa kanilang mga LS coordinator. Well, we'll communicate this with BHROD kasi alam ko mayroon ng existing policy to eh may mga division lang talaga na ayaw mag-implement ng policy. So, till dahil bago na ang USEC for ano for human resource si RD Cabral. So I guess we can again rediscuss ulit sa kanya itong issue na to. Thank you sir. Saka yung ano sir, yung di ba dapat mag-issue tayo ng temporary card? Hindi kasi nabanggit ni Sir Jonas yun eh. Ang sinasabi lang kanina, parang pagkadinig ko, walang i-issue dun sa mga temporary enrolled learner. However, meron tayong nilabas naman na temporary card. Di ba? Pwede mag-issue ng temporary card just to inform kung anong performance ng bata. Pero hindi pwedeng i-issue officially yung kanilang official document. Opo. Yun nga po. Hindi kasi nabanggit kanina eh. Lalagyan lang naman yan ng watermark na cannot be accepted for transfer. Sir Adolf, po, in due respect, nabanggit ko po kasi part po yun ng slide. You can always review the slide and that is stipulated in slide number. Naka-mention po yun sa slide, sir. Apologies, sir. Baka na-overlook lang po niya. Thank you. Okay, maraming salamat po sa mga questions. Last question na po para si Sir Adolfo. And if you have any more questions po, you may send an email sa ps.od@dept.gov.ph. So with that po, I'd like to give the floor to Joanne for our closing. Thank you. All right. Thank you, Darla. And thank you, everyone, for the questions and clarifications. And thank you to our colleagues in MSD and Odir for addressing them. So if you have other questions, I'm sure may mga naka-raisan pa po. We will flash the details later on. Now for our closing remarks, which is the last part of our program, may I now call on Ms. Marietta Atienza, Chief of MSD. And let's give her a virtual round of applause. Ma'am Manette, you may have the floor po. Okay. Thank you, Joanne. Thank you everyone. Ito na naman tayo. For giving us your time in this very quick orientation for the
2021 enrollment guidelines. As you all know, every year we orient you on the enrollment processes because despite the pandemic, kailangan po nating maglabas ng mga datos kasi on the onset of the enrollment, ang ating mga execom or other management will definitely ask for data kung ilan na po ang ating na-enroll sa taong ito. So, despite the difficulties that we are encountering right now, we have to gather data para po may maibigay tayo once na hiningi po sa atin yan. This will be used also for decision making at on how we will address the difficulties in this pandemic. So I hope with this very quick orientation, we have imparted to you clarifications on the processes at sana po na bigyan namin ng hustisya ang inyong mga tanong at ang inyong mga clarifications. Again, keep safe everyone. Sana po ligtas kayo sa inyong mga estasyon at sana po maging malusog at keep safe po tayong lahat. Marami pong salamat and God bless po everyone. Thank you. Thank you so much, Ma'am Manette. So that ends our program. We appreciate your participation in today's orientation. And just a final reminder, kindly fill out the evaluation form for this activity through the link shown on your screen or type in tinyurl.com/enrollment-guidelines-eval-form. And we will also be sending through email a link for the evaluation form, and this will be our basis for your certificates of participation. We will be sending, of course, yung PowerPoint presentations po natin sa email rin po, and this will be sent to those who filled up the evaluation form. And if you have any other questions, you can reach us through the following contact details flashed on your screen. And as always, thank you for your active participation as we work together towards a safe school opening for school year 2021 to 2022. I am Joanne Makuha from the Office of the Director Planning Service, and thank you for joining us in today's orientation. Good afternoon, everyone. Thank you po. Thank you, Joanne.